Hi guys, welcome to Starling Channel. Kumusta ang lahat? Sa video ito ay share ko lang sa inyo yung madalas ko nababasa ngayon sa aking newsfeed at saka sa mga sari-sari store group na matumal daw sa kanilang lugar. So, merong mga comment doon na ganun din yung senaryo sa kanila. Maraming umaaray sa benta ngayon dahil hindi nila inaabot yung kanilang target or yung kanilang quota. Kaya naman sa video ito ay share ko lang sa inyo yung aking personal na experience, yung aking sariling opinion sa bagay na to. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, paki-like mo na rin ang video ito, sama mo na rin yung bell all para ma-notify ka sa mga susunod ko pa mga videos. So, bakit nga ba marami nagsasabi na matumal daw ngayon? Well, na-experience ko rin yan guys ngayon. Talaga nararamdaman ko na medyo mabagal nga rin talaga yung pasok ng pera. May mga items na, may mga items talaga ko dito na bumagal. Yung mga tinapay. Wala po. May mga items ako dito na medyo mabagal talaga guys. Tulad ng mga tinapa, yung mga condiments, medyo mabagal talaga yun ngayon. Pero yung aking mga yosi naman ay ganun pa rin. Nauubos pa rin at minsan kinukulang pa nga ako doon sa aking in-order sa ahente. Kaya naman, umu-order or bumibili na rin ako sa mga grocery. Syempre, ang unang dahilan dyan guys ay katatapos lang ng holiday season, di ba? Dumaan yung Christmas, dumaan yung New Year. So, syempre, yung mga tao kahit may natanggap yan na Christmas bonus or 13-month pay ay naubos na din yon dahil sa pagpasok pa lang ng December ay pumasok na rin yung mga party, kabilaan ng party, Christmas party, may reunion, may get together or kung ano-ano pa. Tapos, gumastos. Tapos, karamihan sa atin ay talaga napagastos nung Christmas. Una na dyan, yung pagbibigay ng aguinaldo sa ating mga inaanak, sa ating mga kaibigan, sa mga kamag-anak. At yung iba, syempre, kahit hindi natin kakilala, ay naaabutan pa rin natin. Lalong-lalo na yung mga nangangaruling. Sa personal kong experience, guys, pag Christmas, hindi kami gaanong nag-aabala. Dito lang kami sa bahay, nag-aantay ng aking mga inaanak kung may darating. So, ganun lang, parang ang nagiging gastos ko lang namin pagka Christmas ay yung pagbibigay ng aguinaldo sa mga inaanak, sa mga namamas ko. Pero pagdating ng New Year, doon talaga kami naghahanda. Pero hindi naman totally todo ha, baka inaakala nyo ang todo. Yung pansarili lang din at saka syempre may palabis kasi baka mayroong bumisita na kamag-anak. So pag New Year, alam naman natin na karamihan or halos lahat nga sa atin ay pinaghahandaan talaga yung New Year. Kasi meron tayong mga kamag-anak minsan na umuwi pa galing sa kung saan, sa ang trabaho nila. Yun yung time, yung New Year, yun yung time na nagkakasama-sama yung pamilya. Kaya naman, tayo naman na may bahay ay todo gastos din. Todo din tayo sa pagbili ng mga kung ano-ano, ng mga pagkain. Bukod dyan sa pagkain, meron pa tayong inire-ready ng mga pangregalo, pang-aguinaldo sa ating mga magiging bisita, sa ating mga kamag-anak. Kaya naman, dun pa lang ay todo-todo na yung gastos natin. Kailan kung bakit nauubos ka agad yung pera ng tao. Talagang walang limit ang paggastos pagka ganong holiday season. Kaya naman ngayon, after ng holiday, ay nagko-control sa paggastos. At number 2 ang dahilan dyan guys, kung bakit nakakaranas tayo ng tumal ngayon. Actually, hindi lang naman sa mga sari-sari store, kundi sa iba pang mga tindahan. Sa palengke nga eh, yung aking suki sa itlog ay sinasabi niya na medyo matumal nga daw. Hindi dahil sa mahal yung itlog, kundi talagang konti lang din yung mga bumibili ngayon. Yun nga, yung number 2 dahilan kung bakit matumal ngayon ay karamihan sa atin ay marami pang stock sa ref. Marami pa tayong mga natira ng mga holiday season na inuubos pa. Kaya guys, yun ang isa sa mga dahilan kung bakit nagiging matumal ngayon. Dahil sa marami pang stocks, karamihan sa atin. Kung ako nga, meron pa akong mga pinapainit sa aking ref, hindi pa ako gaanong namimili ng aking mga personal na kailangan sa aming bahay. Kasi meron pa kami mga stocks. At syempre, inuubos muna namin yon kesa masira.
At number 3 ang dahilan kung bakit matumal ngayon ay ubus na yung budget. Kasi nga, nagastos na nung mga holiday season, nung dumaang Christmas, Pasko, todo-todo, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, todo-todo yung gastos natin, kabilaan ng shopping, nakita nyo naman, nung Christmas at saka nung New Year, talaga naman nagsisiksikan sa Divisoria, sa mga mall, sa mga palengke, kasi nga kabilaan yung pamimili ng mga tao nun. May natanggap man silang Christmas bonus o kaya 13-month pay or mga extra nilang pera ay paniguradong ubos na yon. At ngayon ay balik na sa realidad, back to reality, ika nga, tipid-tipid ulit. At tulad ko, nagbabudget na naman ako. Pero kahit nga dumaan yung holiday season guys, ay talagang kinokontrol ko yung paggastos ko noon. Kung ano lang talaga yung kailangan, yun lang yung aking binibili. Kasi nga, alam ko na na pag ganitong panahon ay medyo matumal talaga yung pagbebenta. At wala na rin akong inaasang Christmas bonus sa 13-month pay na magagastos natin para sa mga extra pang mga kailangan. Kaya kahit dumaan yung holiday season ay talagang sobrang naging mahigpit talaga ako. Talagang pinag-iisipan ko yung aking mga binibili. Kasi ayokong dumating yung panahon na todo gastos ako nung holiday season, tapos after nun ay mag-iisip naman ako kung paano magbayad ng aking mga utang. At ayoko rin isacrifice yung laman ng aking tindahan na gagastusin ko para sa mga personal naming kailangan, bigay dito, bigay doon. Sa madaling salita, gumastos lang ako guys nang naayon sa aming kakayahan. Kasi iniiwasan ko yung senaryo na pagkatapos ng mga okasyon ay mangungutang na. Yun ang pinakaayaw ko kasi masakit sa ulo yung mayroon tayong iniintinding mga utang. Pansin nyo ba guys, yung iba, itong panahon na ito, yung ginagamit nila para magbakasyon, lalo yung mga, merong mga tindahan, merong mga negosyo, ito yung perfect time para magbakasyon dun sa may mga extra budget. Kasi nga, hindi gaano mabili sa panahon. Wag lang tayo panghinaan ng loob, basta sipagan lang natin mag, sa tulad ko merong sari-sari store, ay mag-stock lang tayo ng mag-stock. Tapos, ayusin natin ang ating mga paninda, tiyaga-tiyaga lang. Ito lang masasabi ko sa inyo guys, yung tumal na nararanasan natin ngayon ay sa tingin ko naman ay normal lang yan. Kasi nga, katatapos lang ng holiday. So, ang gawin natin ay ituloy lang natin kung ano yung ating mga dating ginagawa. Kung tayo ay nagbubukas ng 5 o'clock, matumal man yan o hindi, ay i-maintain lang natin na alas 5 ay nagbubukas na tayo para yung mga customer natin ay para yung mga customer natin ay hindi ma-disappoint pagka pumunta sa tindahan mo ng ganung oras ay bukas ka na. Halimbawa, kailangan nila ng kape ng ganung oras. So, syempre, ikaw yung pupuntahan nila kasi alam niya na ganung oras ay bukas ka na. Kaya i-maintain lang natin kung ano yung mga ginagawa natin dati at kung meron tayong mga naiisip pa na mas ikagaganda pa ng ating tindahan, ang ating negosyo, ay di gawin natin, i-apply natin. Ganun naman eh, habang tumatagal ay kailangan natin mag-improve. At ako naman, ang ginagawa ko dito sa aking tindahan para ako umabot ng kota, halimbawa ang close ko ay 11 at bitin pa yung aking benta, so nag-extend ako na mga 1 hour to 2 hours, pero depende na rin yun guys sa aking kondisyon. Kasi pagka hindi na kaya ng katawan nyo, naghahanap na ng pahinga yung katawan nyo, ay huwag nyo nang ipilit kasi kawawa naman yung katawan natin. Kailangan natin magpahinga kasi mas mahirap pagka nagkasakit. At kung mayroon pa kayong extra pera, mag-stocks lang kayo ng inyong mga paninda guys. Lalo na yung mga soft drinks kasi pag malapit na yung summer or pag dumating na nga yung summer, ay nagkakaroon ng shortage sa stock. So, kung meron kang extra pera ngayon at makapag-i-stock ka, ay siguradong kikita ka pagdating ng summer kasi marami kang stocks. At saka, alam naman natin, pagka nagkakaroon ng shortage sa mga paninda guys, ay tumataas din yung presyo. Kaya ang panlaban natin guys sa tumal ay
kailangan lang natin talagang magsipag, magtiyaga. Ika nga, pag may tiyaga, mayroong nilaga. O yan lang guys, yung share ko sa inyo ngayon, yung aking personal na opinion kung bakit matumal ngayon. At sana nakatulong sa inyo yung aking munting tips para kahit matumal ay kumota pa rin. Again, maraming salamat sa mga nanonood sa channel na to. Maraming salamat sa mga suporta nyo guys, sa mga members ko. Mega love shout out sa inyo, sa mga kapwa kasari. Maraming salamat guys sa inyong suporta. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe. Paki-like na rin ang video ito, sama nyo na rin yung bell all para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. Again, thank you for watching. God bless us all and always remember, commit your work to the Lord and He will crown your effort with success. Thank you. Keep safe, everyone.